Nandito ako para kay Iris. Hindi niya kasi sinasagot yung mga tawag ko. Kaya gusto ko ma-check kung ikinulong mo na siya dito. Kulong? Napakaganda naman ang bahay ko para tawagin mong kulungan. At kung ayaw niyang sagutin ang mga tawag mo, yun ang dahil ayaw kanyang kausapin at hindi dahil pinipigilan ko siya. Nagre-rebelde lang siya. I don't appreciate you condoning her act. Dumating dito ang anak mo. Walang pera at walang tirahan. Tinanggap ko sa pamamahay ko. Ngayon ako palalabasin mo masama. Come on, just tell me. Ano ba talaga ang pakay mo at umuwi ka dito? Kung iniisip mo na gusto ko ang pera mo, Aurora, you're wrong. Wala akong pakialam sa pera mo. At wala rin akong planong sumali sa magulo mong pamilya. Huwag ka maghugas kamay, Marilu. Alam nating dalawa na isa ka sa dahilan kung bakit nagkagulo ang pamilya ko. At wala naman ako pinagsisisihan doon. Because that situation gave me Iris. At gagawin ko ang lahat para protektahan siya at ang nararapat para sa kanya. And like what I said earlier, hindi ko kailangan ang pera mo, Aurora. Pero hindi ko rin naman hahayaan na dayain mo ang anak ko. Dahil si Iris ay kinikilala rin bilang isang tsuwa. Okay lang kay Asha dun? Ay, bahala siya kung gusto niya sirain yung buhay niya. He was so drunk. Kailangan ba natin siya balikan? Maybe another day. For sure, hindi niya rin tayo papakinggan ngayon. Hey, he'll be fine. In fact, that's Peterson. Okay? Ala kang tumutumba sa kanya. Not the other way around. Kenneth, I have to tell you something. Go ahead. Come on, Iris, I'll listen. Eh, hindi lang ako pumunta ng Pinas just to escape my mom. What do you mean? You know, Jessica. Jessica? Jessica and I had a friend in US. We were just drinking, having fun. She had an alcohol poisoning. She suddenly passed out. She went into a coma. I was so scared. I thought she's gonna die. Huwag mo na masyadong isipin. Dahil hindi mo naman kasalanan yun eh. Kenneth, I've been stressing about this. I feel so guilty. Crestmont is growing, and that means we'll be needing a lot of help from people. On your end, madadagdagan ang responsibilities mo. Is that okay with you? Ako po yata yung dapat magtanong sa inyo niyan, Ma'am Lily. Sigurado po ba kayo nakakayanin ko? Hindi ko naman sasabihin sa'yo kung alam kong hindi mo kakayanin. Kung ganun po, sige po, Ma'am Lily. Good. Kamusta po pala si Ma'am Violet? She's doing okay na. Papunta ako sa ospital mamaya. Gusto mong sumabay sa akin? Ay, hindi na po. Baka hindi lang po yun matuwa kapag makita niya ako. Okay na po yung alam kong okay rin siya.
Don't worry, I'll update you about her. But for now, focus more on your work, okay? Baka meron ka pang any bright ideas for us? Last week po, nag-research ako about sustainability efforts. Pwede po tayong magtayo ng recycling stations ng Cressman products within the metro. That way po, pwede tayong makatipid sa packaging cost and at the same time, makabawas po tayo sa environmental waste. Work on it, okay? And pagkatapos ka na, i-present mo sa akin. Kaso, medyo malaking puhunan po ang kailangan kung sakali. Eh, kung maganda naman yung ipopropose mo sa aking ideas. So, why not? Pondohan natin. Sige po. Alimani? Asin? Brito dong pera? Sana all! Ano, B? Pag-alin lang ang jaba? Ay, nakakapagtaka lang kasi. Biglang ang daming bagong projects ng Cressman. Eh, baka naman may nag-invest ng mas malaking korporasyon. Eh, di dapat nalaman namin agad yun. Pero parang internal nang gagaling yung funding eh. Alam mo, B, hindi mo na obligasyon na malaman kung saan nang gagaling yung pera ng Cressman. Basta ikaw ginagawa mo yung trabaho mo, okay na yun.